So yun mga bay, panahapo na tayo mga bay. Dito tayo dadaan sa overpass o mababa na lang. Dito lang tayo sa baba. Ay, overpass na tayo, overpass na tayo. Ano tayo dyan, matagal lang tayo sa baba. Pero mas maganda sana kung sa taas. Ah, sa baba. Traffic lang. Ngayon, dito tayo sa taas. Hindi naman ito kaba ang ano, mga bay, tulay. Para iwas traffic. Hindi katulad sa panahap, sa tago. Mahaba yung tulis tago. Ito yung kabahabaan. Ayun. Panabo. Shoutout sa mga taga Panabo. Loaded yata dito, hindi pwede ang mga truck dito sa taas. Allah, lakdos ba si kuya oh? Payat ang kuya oh, katawahan ng kuya. Lakdos niya ba? Taas. Dinis Panabo, way truck bandre. Pero dito sa tungatuan, sa Davao, mismo sintro sa Davao, okay, takpan dito mga bay, kaya tayong gabi, papasok doon. Grabe talaga mga bay, lain-laing style to sa mga vulcanizing. Diriya sa Davao, 300 ang bulkit, 200 ang libor. Anong tama yung 200 ang libor? Ibig sabihin, ang bulkit, yung pads lang, 300. Tapos libor, 200. Ay, patay tayo diyan. Anong gagawin natin ito? Kausapin natin. Interviewin natin eh. Interviewin natin. Boss! Maying hapon. Tawag ani ba? Ano? Asa may... Asa kalainan, boss? Kung ipabulkan na. Sa uban man kung 300 ra, apil na lang baklas. Ay, magandang kuwan na sa baklas din eh. So ang pad sa ani 300, but mo sabot niyo ang pad sa ani 300, mahal na gud. Nya ang libo 200 dito. Pagod siya ang libo. Lai man pagpaklasa ni gud. Ano sa may gamit mo ani? Papilit, papilit sa sulod. Papilit di pagi digon, papilit gud ani dili vulcanize. Pads na, pads ni. Ha? Ah, pads ang gamit, pads ang gamit ala. Interior res ya, pwede na 200. Mau mo na inyong kandriya? Oo. Oh. Kamay matanggal na dire. Matanggal wala umi libor. Bulkit ra inyo. Oh. Ah, so sige. 150 ang libor. Oh. Bulkit ang 300. 450 tanan. Oh. Ah, sige, baklas na. Baka sa magkasi na abot ta kay dire. Abi nimo mga bay. Lain-lain ang kwan sa vulcanizing. Para lang dito sa kulturan, 300 ra. Dito sa unahan, diyan sa Tagum, 300. So ilang rin, lahat po ilang rin. So what time ay mo? Kayo mo man ilang quadria. Para ma-wheel mo, ha? Sige, ina nilang bay. 150 plus 300, 450. Okay na ka? Sige. Okay na na. Ah, sige, pero ligon na ba, ha? Ito na. Ligon, ha? May basig ka ng kwan ba? Di malik kwan. Okay na ni siya na kwan. Okay na ni na pastar. Ay, abantay na ito kami. Kaya na mo, agit rin. Ya kan tira to kan eh solo drasa kena to. Ah, sige sige, bantay ka lang natin. So, mga bay, ni ata sa boundary sa Lasang o sa Panabo. Pero naglipog lang ko mga bay. Kaya ano no? Ang uban mang good, 300 ang vulcanized, apil lang libor. Ang ila diri ah, mahal kayo yung ilang pads diri, 300 ang ilang pads, wala abot pa sa libor. So pag mubakla sila gligit, is mag additional ka o 150, ang yung ganin kanina 200. So ang ingnan, di ba pwede o 100, dili daw. So na-outer na, 150, okay na sila sa 150. 150 na lang daw. Ang akong ipangutana sa ila, sa uban mang good, 300 sa uban, baklas, apil na baklas. So mahal ang ilang kondari mga bay.
Di magpare-pareha, walang yana yan. So, yun na. Di ko alam kung sako pa ba to ng lasang dito. Bahala na si Batman dyan. So, mamaya, punta tayo ng lanang mamaya, mga bay. Kita-kits na lang mamaya, pero ewan ko lang kung may ba-vlog natin. Hindi pa rin pala natin ma-vlog kasi nga, gabi iba itong adto dito ah. Bahala na si Batman ani. So, yun. Good morning, mga bay. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Panabo. Yun. Kita nyo? Hala. So, nandito ngayon sa Panabo, mga bay. Kuha lang ako ng pira pang padisil namin. At after nyan, magpapadisil ako dito sa Panabo. Medyo mura dito sa Panabo ang diesel. Tapos, bibiyahe kaming Pawab. No? So, yun. Karga ako ng grader papuntang Talawan, Batangas. At hintayin ko lang din si Sir doon sa Nabuntaran, yung nag-ano sa akin ng backload. At ayan, thank you Lord, dahil nabigyan ako ng backload ngayon. Hindi na sumama yung loob ni Madam kasi yung mga nakaraan kasi puro lang ako ganyan. Kasi hindi naman nangyayari, parang wala-wala siya nang tiwala sa akin. Pero ngayon, okay na, dito na yung backload. At sana makuha natin ng tandem to para medyo malaki yung rate, no? So, si Janjan nandun pa. Dyan. Tapos ayan, sa auto parts na yan bibili kami ng fuse. At meron tayong karga ngayon, timbangan, sa bus din namin yan, tatlong timbangan, pero madali lang naman yan itabi. Nakagagawan ko na lang ng paraan, basta ang importante, makarga natin yung tandem. So yun lang mga bay, abang-abang na lang tayo. O nga pala, i-meet ko ngayon si Ligwatigol. Hanapin ko ngayon si Ligwatigol kasi may pa-vulcanize ako sa kanya. Tingnan natin kung gaano kagaling talaga si Ligwatigol. Tsaka idol natin yan, di ba? Puntahan natin sa Nabuntaran. Nasa Nabuntaran pala yun eh. So yun lang. Good morning mga bay. Ngayon nandito na tayo sa Panabo. Paalis na tayo mga bay, paalis na. Shoutout kay Bay Romel at saka kay Bay Ronald. So shoutout sa duha na yan. Sila yung naghatag na ako mga bay o pangarga. Sila yung nagbigay sa akin ng backload. So shoutout. Shoutout, salamat, maraming salamat bay. At ito na, nakapackload na kami. Ngayon punta kaming Mawab. Doon kami magkakarga ng ano, kakarga ng tawag ito, ng equipment papuntang Batangas. Doon kami magkakarga. Asa mo paingon? Dabaw mo? Bisa buhikan? Tago bra? Okay bay, salamat ah. Traktor. Ganun mga bay, maingon na may hugon. Maingon na may hug. Tawagan eh. Mawab. Oh, putak na. Huwag kakita. May nalang nakakita ako. Huwag kita busti. Bye, salamat ah. Salamat. O nga pala, pasinsya na pala part sa ano, hindi kita napansin eh, kay Bart Rommel at saka kay Bart Ronald. Nagkasalubong kami dito sa Panabo, sa Tago. Hindi ko napansin, nagtitin sila sa akin, magpapalis. Hindi ko lang napansin, kala ko kasi overtake na sila kapsi. So ayun, nandito tayo ngayon sa flyover ng Tago. Panabo ng tulong na nabanggit ko, Tago pala. So nandito sa Tago kami mga bay. Baba na tayo dito sa tulay na to. At ito kami na huli ng LTO. Ngayon, siyempre, salamat pa rin sa inyong dalawa. At sila yung nagbigay sa akin ng taklon. Sila yung nagbigay sa akin ng pangalga. So, salamat. Pupunta na tayo mga bay ngayon ng Nabuntaran. At yun na, i-meet natin yan si Ligo.
Batikol. Pero bago pa man makarating tayo doon, nakain na tayo, nagutom na kami. So dito, sa mga ano na yan, ayan, diba may kalsada doon, kakuhat. Bardahan natin ang mga truck yan, hindi pa mahigpit dito. Pero kahit siguro hanggang ngayon, basta gabi lang, pwede pa pumarada dyan. Pero mag-iingat kayo dito mga bay, napakadaming magnanakaw dito. Dito kami nanakawan ng outputing nanakawan ng battery at saka diesel. Kaya ingat lang dito. Doon yata kami yun, dito pa pinakaparada. Before kasi magtula yun, tingkan kami na nakawan ng battery at saka diesel. Buti na lang, napansin ko kasi minsan kahit anong sabi mo sa helper na titingin-tingin, magbantay sa truck. Dahil nga hindi tayo comfortable sa area, wala, hindi talaga may iwasan pagkatulog. So kung nanakawan kami noon, charge sa amin yun. Ang kawawa noon ako, kasi 65-35 eh. Driver ang kawawa, mas malaki yung charge. Kasi di sabi ng kumpanya sa'yo, ikaw ang may pababaya. Ikaw ang driver, ikaw dapat ang nagsasabi sa helper mo ng ganito ganyan. Kaya yun, ang masasabi ko lang sa mga helper, pag nasa mga critical na area talaga, alam natin maraming magnanakaw, huwag naman yung tulog bahay, no? Huwag tulog bahay, huwag natin gayahin tayo na matutulog na sa bahay tayo na nakatawag ito, na humihilig pa kayo. Isipin din natin na mayroon tayong responsibilidad sa truck, kahit pagod tayo, kuya tayo. Kami mga driver, pag nagpahinga kami, pinaubayan na namin sa helper yan. Dahil pag ganito, pag nasa biyahe, alam nyo na, kami mga driver, tuloy-tuloy ang biyahe. Ano? At ano rin kami, nag-isip rin kami sa sitwasyon ng mga helper. Pero dapat sana maintindihan ng mga helper na kailangan bantayan. Kung maaaring magdamag ka matulog, magbantay dyan, bantayan mo. No? Para hindi tayo mananakawan. Total naman, pag nabiyahe, pwede naman matulog ako mga bay. Hindi ako mahigpit sa helper ko. Pag matulog, tulog ka. Wala namang problema eh. Basta wala tayo sa critical na lugar. Pero pag nandun tayo sa critical na lugar, mababa ang wire, tas lalo na mataas ang karga natin, mga masikip na kalsada na papasukan na may singit-singit ng tricycle sa gilid, ayun na eh, hindi pwede. Pero pag nandito sa riktahan, matulog ka dyan. Anong pakialam ko sa'yo kung matulog ka? Wala ka naman din matutulong sa akin kung gising ka. Diba? Tulog ka, ganun lang. Pero yung mga helper na tulog na nga sa highway, pag nagpahinga, tulog din, ay hindi pwede. Hindi maganda yan. Ngayon ko palang sinasabi, walang driver na matutuwa sa inyo. Kasi pag nanakawan kayo, kawawa ang driver dyan. Tapos, yun, may helper ako na ano talaga mga bay, tawag nito, maano sa truck. Kakaisa lang talaga yun si nag-iisa lang talaga yun. Yun si Birlan Galindis. Nagpapahinga kami, gising talaga yun. Hindi yun mapatulog-tulog mo. Kasi sasabihin nun, maraming magdanakaw dito. Kailangan, bantayan ko tong truck. Bantayan siya dyan. Sigarilyo lang yun. Hindi man yun marunong mag-cellphone. Sigarilyo lang yun. Doon yan. Nagpabantay lang sa truck. Kaya siya tawag dun ni boss, tawag ito. Galindis. Ngayon nga lang, hindi na kami magkakasama, nasa ibang tracking na. So yun lang, masasabi ko sa mga helper, pagdating sa mga critical na mga lugar, mga delikado na mga lugar na maraming kawatan na pwede kayong mananakawan, huwag kayong tulog manok, huwag kayong tulog, tawag ito, parang nasa bahay kayo. Yung minanok lang ang tulog ba? Unting may kasikas dyan, dapat gising kayo palagi. Ako kasi ganyan ako nung helper pa ako mga bay. Ang helper pa ako, iniingatan ko na hindi ako mapagalitan ng driver. Kasi nga, siyempre, napiliin lang ka ng driver. Diba? Conductor ako. Pag nasa parking kami, sabihin ng driver, bantayan mo yung pila natin dun. Kahit malayo pa kayo sa pila, nagpabantay ako kasi maraming sumisingit. Diba? So, ganun yun. Parang ganun lang din yun sa salamin natin sa pagiging helper. Parang ganun lang din. Diba? So, shout out sa mga helper dyan na mga aware sila pag ganyan na mga kuan ni Sariyo. So, dito na mga bay, palabas na tayo dito sa Tagum. Ayan, malapit na din sa Arco, palabas na tayo sa Tagum.
klase yan. Mas masarap yun, ano ba tawag ng doon yun eh? Malaki pa ng ano, guba, habagat daw. Habagat. So yun! Grabe yun, di parang pili mo ba? Ano ano? Pili mo ba? Pili mo ba? Presyo. Dahil nagbawa pa tayo sa... Ha? Bawa pa tayo. Grabe pa ito. Mura lang sana dito. 100 pass lang yun.
hindi kami magkita mga pa ni ano, Liquatical. Kasi may ibang uwi tayo. Pero mamaya siguro kung makakarga namin ito ng maaga at papuntan pa natin si Liquatical na bukas pa, magdala natin doon sa dito sa Labunturan, no, lagpas doon sa pinagkananan ko ngayon. Magkita pa kami ni Liquatical. Gusto ko i-meet sana yung si Liquatical talaga mga bay. Idol ko yun. Ang galing, napakabilis na mag-organize.